Samantala, dahil nga po bawal na kumita, hindi ba? Dahil bawal nga tayong magsilabas, sinasabi nga, dapat tipid-tipid muna po tayo, hindi ba, sa ating mga bibilhin, ano? Lalo na yung mga kababayan natin. Pero ang sabi naman ng ilan, ano pang ihihigpit ng kanilang sinturon, ano? Paano pa sila magtitipid, lalo na ngayon na may mga ilang gulay daw ang nagsitaasan ang presyo. Kaya naman, alamin na po natin anong mga diskarte dyan. Live mula naman sa may Blumentritt Market sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James? Koni, kanya-kanyang diskarte nga yung mga kapuso nating mamimili para sa pagbabudget. Lalo't yung iba nga ay talagang tipid-tipid. Ngayon umiiral pa rin ang enhanced community quarantine. Dito nga sa Blumentritt Market sa Maynila ay may ilang gulay na tumaas ang presyo. Halos araw-araw namimili sa Blumentritt Market sa Maynila si Aling Cecilia. Tipid-tipid daw sa pamimili ngayon dahil medyo tight ang kanyang budget. Sa mga nakalipas sa linggo, madalas daw siyang mamili ng gulay dahil ito ang mura. May pambili minsan wala. Manok, kasi yun ang mura ngayon, saka gulay. Diba? Si Norly naman, kaya pa naman daw ng budget. Dahil nakakapagtinda pa siya ng pananghalian sa tapat ng kanilang bahay sa Santa Cruz. Okay naman po, umakyat naman po yung buna, nakakakain naman po kami. Kasi kung hindi po magtitinda, wala po kaming kakainin. Mura ang manok ngayon sa 120 pesos per kilo. Pero may ilang gulay na mataas ang presyo, tulad ng bagyo beans na 80 pesos per kilo, maging kalamansi at sibuyas na 100 pesos per kilo. Wala po kasing biyahe ganun. Siyempre yung mga pamasahe, mga pangkargador, ganun. Kaya tumataas yan. Gawa po ng wala pong dating ngayon, kaya mataas po yung mga bilihin. Bumaba naman ang presyo ng bawang sa 160 pesos per kilo, mula sa 200 pesos per kilo. Stable ang presyo ng iba pang gulay, tulad ng sitaw, sayote, pechay Tagalog, carrots at repolyo. Ang kare ng baboy 210 pesos per kilo ang laman, 230 pesos per kilo ang yempo, habang 180 pesos per kilo ang buto-buto. Samantala, ko niyang nakikita nyo ngayon ay etong Blumentritt Street sa Blumentritt Market sa Maynila. Bagaman nga nagpatupad na nung nakaraang linggo ng bagong sistema dito at may oras na ng pamimili dito sa palengke, ay di talaga maiiwasan na marami yung mga mamimili dito. Gayunman, ganun din yung effort ng mga authorities para maipatupad yung physical distancing. Dahil dito nga sa palengke na ito, yung mga pwesto kasi may mga maliliit na kalsada, doon talaga nagkukumpulan yung mga tao. Ngayong umaga, tulad na nakita nyo, ay merong mga nakadeploy dito at idineploy na dalawang team mula sa PNP Special Action Force para raw tumulong na maipatupad ang physical distancing. Nakasakay sila dyan sa Armored Multipurpose Vehicle o MPV. Ginagamit din ang sasakyan na yan para palalahanan yung mga mamimili at mga tindera na mahigpit ngang sundin yung physical distancing. Yan ang unang balita rito sa Maynila. Ako si James Agustin, buong puso para sa Pilipino.